Welcome back mga kaibigan, mga amigo sa Punong Ministro Love TV. At ang ating balita ngayon, WHO nagdeklara na pandemic na ang COVID-19 sa buong mundo. Narito ang mga balita. Andito ang update natin para sa COVID-19. That COVID-19 can be characterized as a pandemic. Pandemic is not a word to use lightly or carelessly. It's a word that, if misused, can cause unreasonable fear or unjustified acceptance that the fight is over, leading to unnecessary suffering and death. At inaasahan ng WHO na patuloy pang tataas ang mga nagkakasakit sa buong mundo. At meron nga tayo dito listahan ng COVID-19 cases worldwide. At meron na tayong kabuuang 124,519 cases sa buong mundo. At ito ay may namatay ng 4,607 sa 118 countries, mga kaibigan. Ano? Kaya yan, nakakabahala at nakakatakot na ang balitang yan ay wala pa naman kasing gamot sa COVID-19. Kaya ang dapat natin gawin ay personal hygiene. Mag-ingat. Laging maglinis ng kamay. Huwag humawak sa ating mukha tulad ng mata, ilong, bibig at tenga, mga kaibigan. Dahil dyan papasok ang virus. Kaya kinakailangan natin mag-ingat lahat. At iwasan ang pagpunta sa mga mall, supermarket, mga palengke, pagsakay-sakay ng mga tricycle, jeep, bus, kotse, everything. Umiwas muna tayo sa mga kagagala, mga kaibigan. Mas mabubuting mag-stay na lang muna tayo at home para sa ating safety. Kasi dito natin makikita na kailangan nating magtulungan, hindi lang sa pamilya natin, kundi sa buong mundo, mga kababayan natin. Diba? Kaya kailangan natin magtulungan para hindi na lumaganap ang epidemyang ito, dahil walang lunas pa eh. Diba mga kaibigan? Kaya kailangan natin magtulungan para hindi na ito kumalat at mapuksa ito, mga kaibigan. Ayun, yun lang mga kaibigan ang aking masasabi dyan. At ganun pa man mga kaibigan, narito ang listahan ng 5 bansa na pinakamataas na nagkaroon ng cases na COVID-19 sa kanilang bansa. At nangunguna nga dyan ang China. Ang China ay nagkaroon ng 80,932 cases. Pumangalawa dyan ang Italy. Ang Italy ay nagkaroon ng 12,462 cases. At pumangatlo ang Iran. Ang Iran ay nagkaroon ng 9,000 cases. At pang-apat dyan, ang South Korea. Ang South Korea naman ay nagkaroon ng 7,755 cases. At ang France, ang panglima sa mataas na nakuha ng mga virus na ito at nagkaroon ng virus sa kanilang bansa ay 2,284. Yan, mga kaibigan. Although ang China ay bumababa na ang nagkakaroon ng COVID-19 sa kanilang bansa, pero sa ibang bansa like Italy and Iran, tumataas po mga kaibigan. Kaya nakakabahala doon sa bansa ng Italy, yung mga kababayan natin dyan sa Italy, mga kababayan natin dyan sa Iran, mag-ingat kayo dyan sobra-sobra, dahil siyempre ang virus na ito hindi natin nakikita. Hindi natin alam kung sino ang mayroon kapag nandyan lang sa gilid-gilid natin. At yung mga hahawakan natin, kailangan masyado tayong maingat. Huwag tayong hawak ng hawak kung saan-saan. Huwag tayong hawak ng hawak sa ating muka. At laging mag-alcohol o alcohol, mga kaibigan. Malaking tulong yan para mapuksa yung bakterya o sa ating mga kamay para hindi natin mailagay sa ating muka. Okay? Mga kaibigan, ayan yung listahan. Kaya napakataas na ng listahan natin, ano, mga kaibigan, sa buong mundo. As of March 12, 2020, mga kaibigan, ano? And finally, mga kaibigan, ano? Meron tayong Proudly Pinoy test kit para sa COVID-19, mga kaibigan, ano? And finally, mga kaibigan, meron tayong
Proudly Pinoy Test Kit para sa COVID-19, ano? At ito po ay na-develop ng team sa pangungunan ni Dr. Raul Destura. Ito po, at ipapakita ko sa inyo ang mga picture upang makita nyo kung ano itong test kit na ito. At yun nga mga kaibigan, ano, mas mura itong na-invento nila Dr. Raul Destura na to, kasi ang halaga lang nito ay 1,320. Okay? At doon naman sa imported na nabibili natin, yung foreign COVID test natin na nabibili ay 8,500, di ba? Mas makakatipid ang ating gobyerno rito kung ito ay aprobahan nila. Para ito ay magamit ng ating mga hospital. Diba? So, kailangan lang ito maipasa para ito ay magamit na. Mas makakatipid dito, pero sigurado naman kalidad, may kalidad ang test kit na ito na nagawa ng ating mga scientists doon sa University of the Philippines, mga kaibigan. Kaya, yan, magandang halimbawa yan na magagamit ng ating gobyerno o mga hospital ng ating mga kababayan na gustong magpa-test kung meron ba silang COVID-19 or wala. Yan. At mabilis malalaman ang resulta sa loob lamang ng isang oras at kalahati. Malalaman mo kung positive ka na o negative sa sakit na ito. Kaya ayun, sana tangkilikin ito ng gobyerno. Maipasa agad para magamit commercially. Salamat. Narito ang 5 countries na pinakamataas ang cases na COVID-19 sa kanilang mga bansa. At narito naman ang positive cases sa ating bansa. At ang bansa natin ay nagkaroon na ng 52 positive cases. At 2 dyan ay namatay na, mga kaibigan, ano, sa Pilipinas. Kaya yun, nakakabahala. In every 12 hours, 24 hours, ang laki na naidadagdag na magkakaroon ng positive ng COVID-19 sa ating mga kababayan, ano? Kaya kailangan lang natin mag-ingat. Ayun, mga kaibigan, ha? Update ko sa inyo sa COVID-19. Welcome back, mga amigo, dito sa Punong Binistro, Love TV. At sa mga hindi pa nagsasubscribe yan, mag-like, share, and comment na rin kayo. At i-click nyo yung notification bell para updated kayo sa mga bago kong video. At yun nga, mga kalapatids at mga kababayan sa buong mundo, maraming salamat sa inyong panonood dito sa aking channel, sa Punong Ministro, Love TV. Hanggang sa muli at sa susunod na aking video, kita-kits tayo doon, mga kalapatids at mga kababayan, dito sa Punong Ministro, Love TV. Salamat.